Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw na Martes, September 24, 2024. At latest update sa posibleng banta ng panibagong sama ng panahon. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy na nakakaapekto itong easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko sa may eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito, asahan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms. Habang mga localized thunderstorms naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil dito, asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na bagyo o low pressure area sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa. Para naman sa ating long range forecast at ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, consistent pa rin ang ipinapakita nito na may posibleng sama ng panahon ng mabuo sa may silangan ng extreme northern Luzon ngayong weekend. At posible sa unang linggo ng Oktubre ay asahan ang pag-ihip ng amihan na nagbabanta-hataki ng potensyal na sama ng panahon na posibleng banta rin sa northern part ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Base na rin yan sa pinakalatest tropical cyclone threat potential ng pag-asa. At kung sakaling matuloy ito, papangalanan ito ng pag-asa na Bagyong Julian. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa magiging development nito kung matutuloy o hindi. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw na Martes, dahil sa epekto nitong easterlies, asahan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms. Dulot naman yan ang mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobuo ang thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng isa o dalawang oras, kaya naman mag-ingat sa posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat. Dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity dahil asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw na Martes. Keep safe everyone.